La Salle player may offer abroad, Canino, Gagate, Soreno, INOFFERAN sa pro. Sharma, first training with AKARI. Pero mag-i-ed, mag-i-ed, huwag kalimutan mo subscribe, click notification bell para maging update kayo dito sa ating channel. Matapos ang appearance sa PVL game, official na ngang winelcome ng AKARI Power Chargers ang kanilang blue chip recruit na si 5'11 UAP champion blocker mula sa DLSU na si Fifi Sharma. Yan ay anunsyo nila sa kanilang iba't ibang social media accounts. Swag at defense ang inaasahan ng Chargers sa pagpasok ni Sharma at maituturing marahil na isa rin sa mga prize recruits ngayon taon. Binahagi rin ng AKARI na nag-eensayo na para sa Chargers si Sharma, ngunit wala pang kasiguruhan ang kanyang debut gayong hindi na nga ito pwede may lineup ngayong conference ayon na rin kay Tournament Director Tony Boyliao. Pero usap-usapan ngayon sa social media na di umano hindi lang si Sharma ang gustong dalhin sa pro. Yes, dahil pati ang mga kasamahan niya sa champion team na DLSU ang mga top guns na sina Baby Jean Soreno, Taft Tower Taya Gagate at ang reigning rookie MVP na si Angel Canino ay di umano nagkaroon rin ng offer upang iwanan na ang UAAP at tumungo na sa PVL. Hindi sigurado kung AKARI rin ba ang nag-offer sa tatlong players na ito o ibang team. As usual na ating ririnig, nakakalulang mga halaga umano ang binubuhos ng mga teams na ito sa mga UAP players na kanilang nasisilat. Pero ang tatlong DLSU stars ay di umano kahangahangang kinanggihan ng mga offers na ito sa Pro League upang manatili pa sa DLSU, lalo na si Canino na marami pang bigas na kakainin under the legendary RDJ. Bukod dito, mukhang respeto sa kanilang coach at paghanga sa sistema ang isa ring rason ng pagtanggi ng mga players na ito sa PVL offer. Dahil totoo naman na sa panahon ngayon, wala ng local coach na higit pa sa isang RDJ. At wala ng ibang team ang makakapagbigay ng mga leksyon at aral sa mga players ngayon kundi ang isang Ramil de Jesus lamang. Siya na ang pinakamahusay na local coach sa ngayon at wala ng iba pa. Pero ang malaking usap-usapan, di umano isa sa tatlong DLSU Jules na ito ang di umano may offer rin na maglaro abroad. Ngunit tulad ng pag-decline nila sa PVL offer, ganun rin ang ginawa nila sa offer internationally. Dahil alam umano ng mga players na ito na mas hihinog pa sila sa Pilipinas at sa panahon na sila ay maglalaro internationally ay mas handa sila sa bakbakan. Hindi tinukoy kung sino ang may offer international pero kung ito ba ay totoo, napakagandang senyales nito para sa Philippine Volleyball. Sa katunayan, may revelasyon na inilabas ang isang FB page na ASEAN Volley Gossip. Kamakailan lamang kung saan rumor umano na may isa pang Filipina ang maglalaro rin sa Japan V-League ngayong season, bukod kay Pinay Pride Judge Santiago. Ito ay rumor pa lamang pero kung isa man sa tatlong DLSU Jules ang nakatanggap nga ng Japan offers, ay napakalaking bagay nito sa bansa. Bukod dito, kung sino man ang Pinay player na maglalaro sa Japan, may panibago na namang susuportahan ang ating mga Filipino fans. Muli, ang mga ito ay usap-usapan lamang at hintay natin ang mga kumpirmasyon. Abangan na lamang natin ang mga susunod na kaganapan sa usapin na ito. So, throughout, mag-aviyad sa iyo for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to update on my coming videos.